sari-saring diskarte naman sa panunuyo ng mga botante ang mga kumakandidato sa lokal na pamahalaan ng Cebu. Balitang hatid ni Nico Sereno ng GMA Cebu. Kalungsod ng Mandaue, binuksan ng Liberal Party ang kanilang kampanya sa pangunguna ni Junjun Davide na tumatakbong gobernador at ni Agnes Magpale, kandidato sa pagkabisi gobernador ng probinsya ng Cebu. Pagkatapos, nag-motorcade ang mga LP candidates sa mga pangunahing lansangan ng Mandaue at nakatakda ring lumibot sa Bugos City, Pinamungahan, Santander at Talisay City. Except the towns Camotes and Bantayan, we have set another day for that. Ang One Cebu Party sa ilalim naman ng United Nationalist Alliance, isang proclamation rally ang isasagawa sa bayan ng Daan Bantayan, pambato nila sa pagkagobernador si Congressman Pablo John Garcia, katandem si Ramon Buboy Durano IV. Ayon sa partido, isikapin nilang mabisita ang lahat ng mga bayan sa mga araw ng campaign period. From now until the next few days, puno yung kayong atong schedule. Sa palengke ng bayan ng Konsolasyon, nadatna naman ng GMA News na nangangampanya si Independent Gubernatorial Candidate Boyet Corte. And I think I am a very good material para mahimong sunod yung governor sa Cebu. Ang isa pang Independent Gubernatorial Candidate na si Hermelito Bulala, paplanuhin para muna ang kanyang kampanya. Nitong Linggo ng pagkabuhay, sinimulan din ni Independent Vice Gubernatorial Candidate Glenn Stocco ang pangangampanya sa pamamagitan ng pagdalo sa misa sa St. Joseph Church at motorcade sa mga daan sa lungsod ng Mandaue. Samantala sa Cebu City, parehong sinimulan ng Bando Osmeña Pundo Kauswagan o BOPK at Team Rama ang pangangampanya sa mga kawani ng Cebu City Hall. Kabilang sa mga inaabangang laban ay ang congressional race sa North District. Sa pagitan ni Annabel Rama, natatakbo sa ilalim ng partido Team Rama at si former congressman Raul Del Mar ng partido BOPK.